Magandang hapon po sa inyong lahat. Hi. Hello. May mga taong naniniwala sa atin. Mayroon ba? Very good. So may naniniwala sa inyong mga tao. Pero mayroon ding mga taong hindi naniniwala sa atin. Mayroon bang ganon? Very good. At mayroong mga taong naniniwala pero may kondisyon. Mayroon ba? Oh, kung yan ay nangyayari sa tao, yan ba ay nangyayari rin sa ating Diyos? Opo. Mayroong mga taong naniniwala sa Panginoon, sa Diyos, o sa Panginoong Jesus. Mayroong mga taong hindi naniniwala sa Diyos o sa Panginoon. At mayroon ding naniniwala pero mayroong kondisyon. Ang mga ito, ang mga taong, tatlong klaseng taong ito, ay ating nakita sa tatlong pagbasa ngayong labing-siyam na linggo sa karaniwang panahon. So una, may mga taong naniniwala sa Diyos. Sa aling pagbasa natin ito na tunghayan? Very good. Mula sa unang aklat ng mga hari. O sino ang taong ito naniniwala sa ating Panginoong Diyos? Si Elias. Very good. Nakikinig kayo ha. Sa anoon si Elias? O, bakit tumahimik na kayo? Saan siya? Nasa yungib. Alam niyo yung yungib? Sa kuweba. Bakit nandun siya sa kuweba? Para magpalipas ng gabi. At habang nandun siya, mayroong nagsalita. Anong sabi? Lumabas ka at tumayo sa bundok sa harapan ko. Daraan ang Panginoon. Naniniwala ba si Elias? O bakit naniwala siya? Anong ginawa niya? Ay, lumabas siya. Kung hindi siya naniwala, hindi siya lumabas. So, sabi ng Panginoon, paglabas niya, nasa harapan na niya si Elias. Ganun bang nangyari? O, bakit? Anong nangyari? Ha? Anong tumambad sa kanya? Una, yung malakas na hangin. Nandun ba si Lord? O, nagsisinungaling ba si Lord? Sabi niya, hindi daw. Sunod, anong pagkatapos ng malakas na hangin? Lumindol. Nandun ba si Lord? Wala rin. Anong ba ito si Lord? Akasabi niya, nandiyan siya sa labas. Bakit wala naman? Lindol at hangin, napakalakas na hangin. O pagkatapos? Kidlat. O wala rin doon si Lord. Niloloko ba ni Lord si Elias? Talaga? O nagsinungaling siya kay Elias? Hindi pa rin. Bakit? So, mayroon siyang narinig na banayad na tinig. At nasa banayad na tinig, naroon ang Diyos. Very good. No? Kaya sabi siguro, wala ako sa... Parang sinabi kay Elias, wala ako sa malakas na hangin, wala ako sa lindol,
wala ako sa kidlat. Ako ay nasa banayad na tinig. O bakit, paano natin nalaman na sa banayad na tinig ay ang Panginoon ngayon? Mahinahon ang Panginoon. Anong ginawa ni Elias nung narinig niya yung banayad na tinig? Alon? Tinakpan niya ang kanyang mukha. Ang ibig sabihin, ayaw niyang makita ang Panginoon. Dahil alam niya, kapag nakita ang Panginoon, patay ka. Alam niyo yon? No one can see God and live. Walang nakakakita sa Diyos at nananatiling buhay. Kaya nga, yon ang prueba na nandun nga ang Panginoon. So, ang Panginoon ay hindi nanluloko, hindi nagsisinungaling. Ikalawa, may mga taong hindi naniniwala sa Diyos o sa Panginoong Hesus. Sa aling pagbasa naman natin ito na tunghayan? Sa ikalawang pagbasa mula sa... Very good. Sabay-sabay pa kayo, no? Very good. Oh, palakpakan natin yung group area 3, no? Sabay-sabay pa sila, eh, no? O kayo dapat sabay-sabay din dyan. Oh. Kayo rin. Oh. So, sa unang sa sulat ni San Pablo sa mga taga Roma. Sino naman dito ang hindi naniwala sa Diyos? Very good. Yung mga Israelita, mga Hudyo o kababayan o kalahi ni Apostol San Pablo. Alin naman ang hindi nila pinaniniwalaan? Very good. Kaya lang nag-iisa ka, sabay sila dapat eh. Na si Jesus, hindi sila naniniwala na si Jesus nga ang Kristo o ang tagapagligtas. Kaya anong naging reaksyon ni San Pablo? Kalungkutan at pagdaramdam ng kanyang puso. Dahil alam ninyo, si Kristo Jesus, si Kristo ang tagapagligtas, ay nagmula sa kanilang lahi. Makin mo, sa lahi pa nila nagmula at hindi nila tinanggap. At yan ay hanggang ngayon. No? So yan ang halimbawa ng mga hindi naniniwala sa Diyos. At pangatlo, may mga taong naniniwala sa Diyos, subalit mayroong kondisyon. Saan namang pagbasa ito ating natunghayan? Sa mabuting balita ayon kay San Mateo. Nasasalaysay sa Ebanghelyo na madaling araw na noon. Diba? Madaling araw na. Saan yung mga alagad na sa bangka pa rin naglalayag? No? So, madaling araw. Mayroong sumunod sa kanila. Anong ginawa ng sumunod sa kanila? Naglalangoy? O naglalakad sa ibabaw ng... So, nung makita ito ng mga alagad, anong sinigaw nila? Multo! Kita ninyo, kahit yung mga alagad ay naniniwala sa multo. No? Multo! O anong sabi ni Jesus? Huwag kayong matakot, si Jesus ito. O sino yung sumagot?
si Pedro. Sabi niya, Panginoon, kung talagang ikaw yan, paparianin mo ako sa ibabaw ng tubig. Ibig sabihin, palakarin mo rin ako sa ibabaw ng tubig. So sa sinabing ito ni Apostol Pedro, siya ba'y naniwala? Pero mayroong kondisyon. Ang kondisyon, paparianin mo ako sa ibabaw ng tubig o palalakarin mo ako sa ibabaw ng tubig para maniwala na ikaw nga yan. So, yan si Apostol Pedro, halimbawa ng mga naniniwala sa Diyos pero mayroong kondisyon. So tayong lahat po rito ay naniniwala sa Diyos o sa Panginoong Jesus. Amen po ba? Pero dumaan ba tayo, kahit naniniwala tayo sa Panginoong Jesus, dumaan din po tayo sa pagkakataon na hindi tayo naniwala sa Kanya? Mayroon ba? Opo, mabuti naman tinatanggap ninyo, no? Mayroon din bang pagkakataon na naniwala tayo pero may kondisyon? Aba. Mm-hmm. So okay ba yung dumaan tayo sa pagkakataon na hindi tayo naniniwala sa Panginoon? Hindi. At yung dumaan sa pagkakataon na naniwala pero may kondisyon? Hindi rin. O paano magiging okay? Maniniwala. Pero bago tayo maniniwala uli, yun, pagsisihan at magbalik loob sa Panginoon na may mas lalong matibay na paniniwala sa Kanya. So mga kapatid, yan ang tandaan natin, no? Pagsisihan po natin yung mga pagkakataong yon. Kahit na tayo ngayon ay naniniwala, pero kung dumaan tayo sa mga pagkakataong yon, tayo ay dapat magsisi at magbalik loob sa Panginoon na may lalong matibay na paniniwala sa Kanya. Saan po natin gagawin ito? Yung pagsisihan? Mangumpisal po tayo, no? Sabihin natin sa Kanya, sa pamamagitan ng pare, Panginoon, patawarin po ninyo ako sa mga pagkakataon na hindi ako naniniwala sa inyo at sa mga pagkakataon na naniwala pero mayroong kondisyon. Gagawin po ba natin ito? Very good.